sila bibigyan ng pagkain. Meron po tayong video idol, panoorin po natin. Sige. Oh, bakit pinilit ka ba? Anong ginawa mo? Pinilit ka ba? Pastor, ka kahit ako kayong bata ko. Isang mas***t ako. Kahit natalsigan yung bata? Natalsigan bata? Asan yung bata ko doon? Masyadong babaw ng dahilan. Masyadong mababaw? Anong mababaw doon? Dahilan sa akin yan. Yun, tapos magre-reklamo. Kahit ko sa mga pakiramdam ko, ano? Oo. Tapos pag hindi ako kumain, ano gagawin mo? Oo, anong gagawin mo? Lalayas ka? Oo, bakit? Lalayas ka, tapos bibiso, wala kang ano, iiwan? Oo, ano? Dapat lang, dahil lang, bata, oy. Dapat lang yung ganun? Hindi ka kasi marunong rumespeto. Ang babaw ng rason. Masama yung pakiramdam, gusto mo, gusto mo? Ang babaw ng magpatuloy po kayo, magpatuloy. Talaga? Talaga? Kahit may mga bata, naawa kami yung ano ko? Michelle? Oo, ano? Ano sabi ng bata? Ay, kung nga, ako na nga nag-adjust. Anong f***? 20 minutes ka, hindi mo maawakan yung anak mo. Aawakan mo, papakita mo lang sa camera. Ay, naku, talaga ba? Talaga ba? Kaya nga, kaibigan mo mismo nagsasabi, ginagamit mo yung bata eh. Ano po magpapadidi? Para po hindi po may ex-baby. Tingin na lang po masahe para makaalis sa kami. Para wala tayong pagtalunan. Teka muna, tekla, parang... Yes, idol. Siya po yung sa taga-kabilang station. Ah, siya yun? Yes, idol. Akala ko si Tekla, ano, gay. Apo, on screen po, gay siya. Meron silang program doon, nag-gay talaga siya, opo. Okay, okay, pero meron siyang live-in partner. Yes, apo. Ulitin ko po, ano, ako po ay pro-LGBT. Okay, pag nabanggit ko na gay siya, walang masama doon. Kasi pagkakakala ko, dahil sa kanyang papel, gay siya. Eh, pwede naman mga gay na may asawa. Maraming ko alam, si OG Diaz, manager ko, meron siya mga anak. So, walang masama. Walang masama maging gay, basta't ilagay lang sa lugar. Huwag lang kayong mag-syota, makipagrelasyon sa minor de edad, tulad ng mga nireklamo rito. Madam Michelle, magandang hapon. Hello po, magandang hapon. Ma'am, pinadala niyo kami ng video at kitang-kita naman talaga doon na nag-aaway kayo ni Tekla. Karamihan doon sa mga nasabi sa video, may kinalaman doon sa pamimilit niya makipag-syota niyo kahit ayaw niya. Bakit to kayo, kumbaga, nag-aaway, di ba? Dapat kung mag-asawa na kayo, live-in partner in this case, ba't nila kayo magbigayan? But ma'am, sorry ha, hindi sa kinakampihan ko siya. Ba't di mo lang kasi siya pagbigyan? Kung halimbawa gusto niyang total, magkasintahan mo kayo. Sama po yung pakiramdam ko. Halos kada hapon po nilalagnat po ako, sumasama po yung pakiramdam ko. Ang bigat po ng ulo ko. Hindi niya po maintindihan, hindi niya po marespeto yung ganung ano ko po. Kasi pina-injection na po ako ng family planning kasi hindi po niya mapigilan yung sarili niya. Gusto niya po kong galawin para po daw yung safety. Ito yung injection na niya po. Pag ayaw niyo po ma'am, pag tumatanggi kayo doon sa kagustuhan niya makipag tayo agad-agad, ano pong nangyayari? Ano pong ginagawa niya? Ano po, mumurahin niya po ako tapos ano, hindi na po siya kikibo, hindi po siya bibili ng pagkain kahit po nagugutom na yung mga pamangkin ko na nandito. Nagihiyakan po yung mga bata, nagugutom na, ganito pa niyan. Pag mamakawa po sa kanya, bumili na siya ng pagkain. Sasabihin po niya sa akin, no, bakit? Ito ganyan, di ba? Ayaw. Oo, ganito ganyan. Yun po yung ginagawa niya. Aalis po siya, pupunta po siya ngayon dito na magbablog po sila. So, kaya magla-live-live dito ako kung ganun sabay. Nipiso po, wala po kami pagkain dito. So, kung ayaw niyo po makipag sa kanya, ginugutom niya po kayo, pati mga bata po nadadamay. May pamangkin po akong tatak na iwan sa Tunggalo. Siya din po nagpapadala, tapos kapag hindi din po kumain, pati po yung tatlong bata doon, hindi din po niya pinapadalaan. Pati mga anak niyo po. Ilan po anak niyo, ma'am? Yung anak po niya, isa lang po yung anak niya sa akin, tapos may isa po siyang anak. Okay, so, yung anak po niya, sustent po niya. Kaya nga po, so anak nyo sa kanya, tapos anak niya sa previous relationship, plus tatlong pamangkin, lima. So, lahat po yung nasa poder ninyo. Yung tatlong bata po nasa Dungalo po, nasa poder po niya yung kapatid ko po ngayon, asawa po niya, tsaka yung dalawa ko pong pamangkin. Hindi naman po dapat sila mapupunta dito. Si Tekla po mismo nagsabi na pumunta po yung kapatid ko dito para po matulungan ako mag-alaga. Kasi po hindi po siya nag-alaga ng anak namin. Simula po pag-ising nila to, pag nalang po pag-vlog. Madalas niya po bang gawin to na kapag ayaw niyo makipag sa kanya, ginugutom niya po kayo, pati mga bata? Opo. Kahit po sa harapan ng mga pamangkin ko na kapatid ko, naririnig po nila pag umingi po ako ng pagbili pagkain, sasabihin niya po sa akin, oh, gusto mo pambili pagkain, sige, tara muna. Ganun po ginagawa niya. O kaya po pag nasa kwarto po kami, sasabihin niya sa mga pamangkin ko, labas muna kayo doon, saglit lang. Pinapalis yung mga bata para mag kayo. Opo, minsan po, isang beses po na last week lang, katabi ko po yung pamangkin ko, nanonood po sa cellphone na hawak po. Ay, takip lang po siya ng humor. Wala po magawa.
sorry ma'am at sorry kay Ate Kla. Mamaya subukan natin siya kontakin. May bisyo ba ito? Wala po, wala na po. Wala siyang bisyo, okay, good. Trip wala lang niya po. Talaga. Uminto po siya last year. Last year pa siya uminto? Opo, last year po. Okay, mabuti naman. Now, paano ma'am kapag halimbawa, hindi ka nagkipag-s**t at hindi kanya binibigyan ng pagkain, so paano kayo nakakain ng anak niyo at mga pamangkin niyo? Hintayin po na ano, na bumalik po siya, tapos ang gagawin po niya, hawak ko po yung anak ko, natulog po sa dibdib ko, kukunin po niya, magmamaster na lang po siya. Okay. Oh man, I don't believe I'm hearing this. Tapos hintayin po na ako ko yung anak ko, nakaganyan. Inapagay ko po yung anak ko. Gumigit po siya sa akin. Tapos, inawakan niya po yung pasalang parte ng atabang ko, tinatabi ko po siya. Ang sabi po niya, bakit maubos pa yan? Tapos inayahan ko na lang po siya. Hanggang sa nagmaster na lang po siya. Pati ko yung mukha ko sa akin, mukha lang manang dami na forman, no, dinalisigan. Tapos na pako lang po siya, nakala mo din mo, sabi niya, sorry anak. Sabi ko nga, ano lang niya, pati anak ko dinalisigan. Sigurado kayo, tumigil na po siya sa kanyang dating masamang bisyo? Kasi yung mga gawain gano'n na magsasarili siya and then tapos papatalsikin niya doon sa bata at sa inyo, eh parang gawain niya ng mga taong wala sa tamang pag-iisip. Opo, pag nakakupo yung mga pamangkin ko, sisilipin niya po yung basay ng bati ng katawan. Kala niya po, pero ang sabihin niya, ay dito, bebe, karutin ko yan eh. Tapos kung paano niya po mura-murahin yung mga pamangkin ko, dapat sasabihin niya po na lumayas ka dito, lumayas ka dito. Kasi po nagsiselo siya kasi malapit po sa akin ng mga pamangkin ko. Tapos pag hindi po umalis yung mga bata sa tabi ko, isusubsob niya po sa akin yung pamangkin ko. Kaya di kayo magsama, kayo mag-live in, ganito ganyan. Tawagan niyo nga si Tekla, ano, Odette, kanina naka-